Ang panawagan ng mga ano, ang ng mga tao na magpa-drug test siya, tapos may specific na suggestion kung anong klaseng drug test at dapat independent na medical facility or an independent din na medical practitioner is very important. Kasi ang nalalagay sa alanganin is ang kanyang credibility at integrity. At ang tingin at yung tinatawag mong public trust. Because ang opisina ng presidente, the office of the president, may public, kumbaga may trust ang mga Pilipino na yan, ang umuupo dyan, you know, mataas ang integridad, credible at may integrity at hindi gumagawa ng you know ng mga allegedly drug use or you know yung may ganon. So ang importante ng kailangan masagot ni Pangulong BBM yan. Ang sagot kasi diyan either magbigay siya ng explanation as to this issue and at the same time magpa-drug test siya para makita at ma-prove niya kung mali ang allegations against him. Kung yun kasi yun eh, it's just either mapuprove niyang mali or mapuprove niyang tama. At the end of the day, wala siyang magagawa kasi ito yung issue na dapat niyang harapin. Now, kailangan niyang harapin yan or else, it will just patuloy na magkakaroon ng madidiscredit talaga ang kanyang pamumuno at ang presidency niya in the long run. Now, ang tanong kasi dyan, bakit hindi nagpapadrug test? When in fact, lahat naman dapat ng government officials, dapat naman magpadrug test para alam ng buong Pilipinas kung ano, kung drug user ka o hindi ka drug user. Kasi wala namang ibang paraan para ma-attest kung ang isang tao ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot o hindi. Drug test lang talaga, wala nang iba. So yun lang talaga ang measure mo. So kung ako, gawin na niya para matapos na kung dapat matapos yan. Ngayon kung hindi kung ang mangyari ang result hindi favorable sa kanya wala tayong magagawa diyan. He probably needs to do something else na you know that the Filipino people will be happy. And may mga calls na ngayon, may mga movement na ngayon na tinatawag na resign BBM movement. Nakita ko sa social media, marami na. So talagang patuloy yan, ang patuloy. Kasi ako, ang tanong ko, ang ano kasi sa akin dito is ganito. Kung mahal mo ang bayan mo at ang bansa mo at gusto mong mapabuti ito, bilang isang Pilipino, gawin mo ang dapat gawin kahit na masakit sa'yo or kahit na buong pamilya mo or buong kaalyado mo ayaw nilang gawin mo. Pero kung ikaw talaga ay para sa bayan, then you do the right thing.